And it goes a little something like, oh, how can I, you are all summer and after fall. Update, update sa babuya ni Ma'am Arlene. Yan. Ito yung isang inahin. Yan, kumakain sila. Yan, mga sunod na araw, babarakuhan yan. Ito naman, ito, iiay na ito mamaya. Yan, na pag ganyan po ang baboy na ganyan, nag-iingay, tapos tindig ang tainga, yan po ay kirag. Kaya mamaya, yan, i-artificial na pagsampayan, tuturukan yan para mabuntis na. Yan. Hindi po natin yan binahog para pagsampa. Pag nagbaano po kasi ng baboy, dapat hindi binabahog. Ano po? Para ma-filterize masyado yung sperm na ipapasok sa katawan niya. Yan. At ito yung apat. Magkakasama pa sila dito. Bukas ililipat natin yung dalawa. Kasi gumawa tayo ngayon dun sa unahan ng dalawa pang block. At tapos na yun. Pwede natin ilipat itong dalawa. Yan. Ito, buntis na to. Yan, andito yung record niya. Yan yung month. Yan yung date na sinampahan siya. At yung date na kung kailan siya mga anak. Ayan o. Buntis na yan o. Yan, ito rin. Buntis na rin to. Yan. Yan, buntis na rin po yan. Saka ito, buntis na rin to. Yan. At ito. Buntis na rin to. Ayan o. Tingnan niyo yung tiyan niya o. Yan. Nandiyan sa taas. Ito yung mga date. Date and date ng kung kailan siya sinampahan at date kung kailan siya manganganak. Ayun po ano. At ito yung ginawa natin ngayon. Yan, ito gumawa tayo ng pakainan. Yan, niliitan lang natin, hindi natin hinabaan kagaya nito. Kasi pag mahaba, tinatapakan niya. Tinatapakan nila. Pag ganyan lang kalaki, tamang-tama lang 'yan, oh. Yan. Yan yung pakainan. At bukas ililipat natin dito yung dalawa. Ito yung ano natin. Ginawa natin to kahapon. Ito naman, kahapon ginawa natin to at hindi natapos. Tinapos natin ngayon, nagawa tayo ng pakainan din. At saka yung dito, pininish natin. At saka ito. Yan. At yung sobrang semento, dito natin ginawa. Pininish na rin natin yan. Yan, at magpo-flooring na lang tayo dito. Yan, maglalagay ng bakal dito. Maglalagay din ng bakal dito. Tapos division, tapos flooring finish, yan, okay na. Saka yun, pinto, gagawin pa natin ng pinto, kagaya nito. Yan, then, okay na yung babuyan. Yan, ito po yung babuyan ni Ma'am Arlene. Ma'am Arlene Agot na aming sponsor. Yan, pinagkatiwala tayong mag-alaga ng kanyang mga baboy, ano po. Yan, at ang plano dyan ni Ma'am Arlene, kapag gumanda na yung kita sa baboy, ano po, kasi mga nganak syempre yan, at syempre pag nanganak yan, magpapalaki tayo ng ilang baboy, mga 50 o higit pa, at yung ibang bake, bibenta natin. At yung pinakaplano dito ni Ma'am Arlene, kapag ito po ay talagang kumikita na ng tuloy-tuloy, ano po, ang plano niya, yung kinikita nung dito sa babuyan niya, eh, ipapangtulong din natin doon sa mga tinutulungan natin, ano po, doon sa mga nililingap natin. Kaya talaga napakabait ni Ma'am Arlene, ano po, yung aming sponsor na nagtiwala sa amin ni Kalingap Grace. At ito pa yung ibang hollow block. Gagamitin naman natin tong ibang hollow block na to para dito naman yan, mga kalingap. Yan, para dito naman po yan. Yan, ito yung lagayan ng kanilang dumi. Hahaloblakan po yan. Pag ganun. Tapos ililayout yung tubo. Yan. Andito na yung iba nating, ano, ayan, nakapag-layout na rin tayo dito ng, tawag dito, yung supply ng tubig inuman nila. Ano po? Kasi doon, pakainan lang yun. Hindi naman pwedeng doon lagi ilagay yung tubig. Dahil madumi na yun kapag hindi na kaagad na inom. Hindi kagaya pag nandito sa hose. Pag hindi nila sinipsip yung tubig, hindi lalabas. At ito na. Ito yung tubo. Yan, naka-layout na. Nandito na. Yung iba, ayun na yung ibang dumi. Dito na pumupunta. Ngayon, nahahaloblakan na lang yan, sisimintuhan. Ganon din dito sa unahan. Meron din ditong tawag nito. Meron din ditong laglag. Meron din ditong deposito ng kanilang dumi. Yan. Ito naman. Ano? Deposito rin to ng dumi nila. Ayan. Dito medyo madami-dami na. Ayan. May laman na siya.
Yan. Yan dumi na yan. Maganda yan pang ano, pang filterize sa mga halaman. Ano po? At ito yung likod ng ating baboyan. Yan, naka-layout na yung ating tubig. Tubig inuman. Yan, ganadong-ganado sila kumain, no? Talagang nakaka-bless itong ating ano, itong ating baboyan na ano, talagang ito po ay malaking blessing, kaya maraming salamat syempre dun kay Ma'am Arlene na nagtiwala sa amin ni Kalingap Grace para mag-alaga nung kanilang mga baboy, ano po. At buti na lang po, mga Kalingap, meron tayong experience sa pag-alaga ng baboy. Dahil din sa biyanan ko, o papa ni Kalingap Grace, dati meron yung baboyan na napakalaki din. Yan, kinsing inahin yung inalagaan ko dun dati. At yan, dun tayo natuto mag-tanggal ng ngipin ng baboy, magputol ng pusod, kung papaano yung tamang pagpapaanak, kung ilang araw mabubuntis yung baboy, pag sinampahan, kung ilang days, 114 days po yun. At nalaman ko rin kung paano mangirag ang baboy. Yung mga symptom, yung mga sign para na malalaman para kirag na ang baboy. Ano po, talagang buti na lang po meron tayong experience sa pagbababawyan. Ano po, at yan, ito ngayon yung ating inaalagaang baboyan. Yan, ito po ay thank you sa YouTube. Ano po, marami tayong nakilalang tao. Yan, ito na yung baboyan po ni Ma'am Arlene na aming sponsor. Talagang malaking blessing po ito kapag ito po ay kumikita na. At syempre marami rin tayo matutulungan, lalo kapag tayo ay kumita ng pera dito sa baboyan ng sponsor na pinapasikaso sa atin. Ano po, yan, kaya wag po natin kalimutan yung suportahan si Ma'am Arlene. Napakabuti at napakabait. Yan, wag din po natin kalimutan suportahan si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Prab, Kalingap Grace, and also po ang aking channel Tor Amador Official, at si Ma'am Arlene ang channel po niya, Kikay ng Quiet. Yan, paki-like and share, subscribe po ng kanyang channel sa YouTube. Yan, at isa po siyang matulungin na tao. Yan, ano po, yan, maraming salamat. At nawa po'y pagpalain pa tayo ng ating Panginoon. And bye-bye!